si Rizal anak si Hitler? Magandang pag-usapan to, ah. Ito isa sa mga sikat na conspiracy din, no? Pero hindi ko pa, wala akong kamalay-malay o wala akong kaalam-alam doon sa buong kwento. Kung paano ba nabuo tong conspiracy na to na si Hitler, sino bang hindi makakakilala kay Hitler, siya daw ay anak ni Rizal. So, pwede rin, no? Hindi natin alam. Pero alam nyo ba, si Rizal ay merong statue o merong rebulto sa Germany. So, wag na natin patagalin to, mga tol, mula rito sa channel ni Hiwaga. Yan ang pakikinggan at panonoorin natin ngayong araw na to. Napakakaganda rin ng mga content niya, mga tol. Subscribe natin. Click nyo yung link sa ibaba ng video na to. Makikita nyo doon. Yung link mismo na papanoorin nating video, mga kapatid, yan. Mula sa channel ni Hiwaga. So, wag na natin patagalin to. Nahihiwagaan din ako, eh. Panoorin na natin to, mga tol. Mga kaibigan, welcome back at sa videong ito ay pag-uusapan natin kung totoo ba ang mga kwento na anak ni Rizal, si Hitler. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, totoo kaya na si Adolf Hitler ay anak sa labas ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Pero alam nyo, mga tol, no, bata pa ako nun, nakikikwento sa amin ng teacher namin sa history. Kwento rin ng mga ate ko, si Rizal ay kilalang babaero. Maraming chicks yan. At di ba nga, nagkaroon pa sila ng tampuhan ni ano, Juan Luna ba yon? Ni Juan Luna? So hindi talaga malayo mangyari, no? Pero sige, tuloy natin yung kwento. At ang issue dito ay maaari nating ibatay sa mga sumusunod na katotohanan. Kaya kaibigan, makinig kang mabuti sa susunod kong mga sasabihin. Okay, makinig daw tayo. Una ay, sino nga ba si Adolf Hitler? Sa mga hindi nakakakilala, si Adolf Hitler, mga kaibigan, ay ang leader ng Nazi. At siya rin ang nagsimula ng World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Pinanganak si Hitler noong April 20, 1889. Okay. Na nangangahulugang nabuo siya sa sinapupunan noong August ng 1888. Mm-hmm. Saktong siyam na buwan ang nakalipas sa maliit na bayan sa Brno malapit sa Austrian-German border. Mm-hmm. Ang kanyang ina naman ay si Clara Pauls, na isang kasambahay noon sa Vienna. Mm-hmm. Ngayon, mga kaibigan, nagtataka siguro kayo kung anong koneksyon niya sa ating pambansang bayani, yes, na si Rizal. Yes. Umalis si Rizal sa Paris noong February 1, 1886 para pumunta sa Germany. At ayon sa ibang kwento ay bumisita pa siya sa iba pang mga lungsod sa Germany noong August 14 hanggang October ng parehong taon. Okay. Nagtungo din siya sa Dresden at pagkatapos sa Berlin. Mga kaibigan, sa Berlin ho tinapos ni Rizal ang kanyang sikat na akda na Noli Me Tangere. Ooh. Sinimulan niya ang kanyang paglilibot sa buong... Kinaganda rito, mga tol, no, sa pinapanood natin. Nare-refresh yung utak natin kasi syempre matagal na nung nag-aaral pa tayo ng history. Ngayon nare-refresh at nadadagdagan pa tayo ng mga bagong kaalaman. Pabalikan natin. Na Noli Me Tangere. Sinimulan niya ang kanyang paglilibot sa buong Europa noong May 11, 1887. Mm-hmm. Nakarating siya sa Dresden at Prague at kung saan niya nawala ang kanyang diamond stick pin sa Vienna. Pero nabalik din sa kanya agad ng isang kasambahay sa isang hotel na kanyang tinutuluyan. Kasambahay. Nagtapos ang kanyang biyahe sa Linz noong May 24, 1887 at nagtungo siya sa Munich, kung saan dito nagtangkang bumuo ng kilusan si Hitler noong 1923. At dito rin nangyari ang pag-aalsa ng Nazi. Mm-hmm. Sa madaling salita, mga kaibigan, ay tumira si Rizal sa Europa, specifically sa Austrian-German border, malapit kung saan nakatira ang nanay ni Hitler noong mga panahong yun.
mula May 24, 1888 hanggang October 18, 1891. Ibig sabihin, nasa Europa si Rizal noong panahong nabuo sa sinapupunan si Hitler at hanggang sa maipanganak ito. Ngayon kaibigan, gusto kong makinig kang mabuti sa susunod ko pang mga sasabihin. Sa lahat ng aking sinabi, pwede nating itong pagsamasamahin at makakabuo tayo ng isang konklusyon na nung nabuo si Hitler sa sinapupunan noong 1887 ay nando doon din si Rizal. At gaya ng sinabi ko kanina, nawala ang kanyang diamond stick pin pero binalik din ito sa kanya ng isang kasambahay sa hotel na tinutuluyan ni Rizal. Yun ang keyword yung kasambahay, kasi kung naaalala nyo kanina, sinabi niya na ang nanay ni Hitler ay isang kasambahay. At yung nawala ni Rizal, yung kanyang diamond pin, ay ibinalik ng isang kasambahay. Alright, so posibleng yung nanay ni Hitler at yung kasambahay na nagbalik ng kanyang pin ay iisa. Nabanggit ko rin kanina mga kaibigan na isang kasambahay sa Vienna ina ni Hitler. Sa madaling salita, yung mga panahong nasa Germany si Rizal ay nandun din ang nanay ni Hitler noong 1887. Tindi ni Rizal eh, no? At nabuo naman si Hitler noong 1888 at pinanganak siya noong 1889. Mm-hmm. Mga kaibigan, alam naman natin na si Rizal ay isang playboy o lover boy. Yes. At sinasabi ng iba na na-table daw ni Rizal sa isang club sa Vienna ang nanay ni Hitler noong mga panahong yun. At kung titignan nating maigi mga kaibigan, ay merong pagkakahawig si Rizal at Hitler. Mm-hmm. Mula buhok, ilong, at pati hugis ng muka. Oo. Sinabi rin ng travel buddy ni Rizal na si Max Viola sa kanyang diaries na merong minit na babae si Rizal sa Hotel Metropolis sa Vienna. At ito ang malaking tanong mga kaibigan. Posible kaya na ang minit na babae ni Rizal doon ay ang nanay ni Hitler na si Clara Pauls? Tindi nung pambansang bayani natin, no? Playboy. Tapos yung mga ganyang panahon na go around the world na, no? 1887, 100 years bago ko pinanganak, mga tol, kasi 1987 ako. Naisipin mo, no? Mga panahon yan, no? Na isang kasambahay. At nag-meet sila para ibalik niya kay Rizal ang nawawala nitong diamond stick pin. Mm-hmm. Maaari kaya mga kaibigan na itong si Adolf Hitler ay produkto ng isang one night stand. Oy. May isa pang kwento mga kaibigan na si Rizal daw ang Jack the Ripper sa Germany. Dahil noong mga panahong nandun si Rizal ay nagsimula rin ang Jack the Ripper killings. At sa mga hindi nakakaalam, si Jack the Ripper ho ay pumapatay ng tao gamit ang scalpel. Malabo yan, yung mga part na ganyan. Kaya nga naging pambansang bayani si Rizal dahil nakipaglaban siya ng walang violence, di ba? O nakipaglaban siya ng walang karahasan sa pamamagitan lang ng pagsusulat. So hindi ganun. At alam naman nating lahat na si Rizal ay isang doktor. Ibig sabihin, meron siyang mga kagamitan ng isang doktor, mm-hmm, tulad ng scalpel. Mm-hmm. At ang nakakapagtaka pa dito mga kaibigan, nang umalis na si Rizal doon, ay saktong tumigil na rin ang Jack the Ripper killings. Aba, posible rin. Isa pang bagay na magpapatunay dito na siya nga ang Jack the Ripper ay ang kanyang initials. Jose Rizal, J.R. Ganon din sa Jack the Ripper. Oo nga no. J.R. din ang initials nito. Mga kaibigan, totoo kaya na anak ni Rizal si Hitler? At posible rin kayang siya ang Jack the Ripper ng mga panahong yon. Grabe ah. Ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan. Anong masasabi nyo doon mga tol? So ito tayo ay nagbibigay lamang ng reaction. Ulitin ko ulit no,
Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala dahil meron kayong sariling kaisipan, mga tol. Do your own research. Mag-research kayo kung gusto ninyo. At bahala kayo kung gusto ninyo maniwala o hindi. Tayo ay nagbibigay lamang ng reaction. Pero kung iisipin ninyo, no, si Rizal ay isang babaero. Sa Tagalog na, huwag ng playboy, babaero, di ba? Mahilig siya sa mga babae. At sakto, ang nanay ni Hitler ay isang kasambahay at ang namit naman ni Rizal ay kasambahay din. Posible ba si Hitler ay bunga ng isang one-night stand daw? At isipin mo, no, si Rizal ay meron ding statue sa Germany. Well, hindi ko naman siguro ikinoconnect na yun yung dahilan kung bakit meron siyang statue sa Germany. Baka merong ibang dahilan. Pero kung ano man, pa-comment nyo na rin sa baba doon sa mga nakakaalam dahil tayo ay tumutuklas pa lamang, no? Pero anyway, pwede nyo i-comment sa baba kung ano masasabi nyo dito sa kwentong pinanood natin ngayon. Sa tingin ko, no, posible pa mangyari na si Hitler ang tatay niya ay si Rizal kesa doon sa conspiracy na siya rin yung Jack the Ripper, di ba? Parang wala ata sa karakter ni Dr. Jose Rizal yung magiging ganun, no, yung Jack the Ripper. So doon medyo ano sa akin, no, skeptic ako doon, pero doon sa pagiging tatay siya ni Hitler, ano, may posibilidad, no? Well, anyway, bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa lahat ng mga bagong subscribers. 160,000 na tayo. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kapatid. At sa lahat ng mga gusto mag-avail ng Rpblkn coffee mug natin, available yan sa ating official Shopee store. Nakalagay ang link sa ibaba sa may description box. At syempre, bago natin tapusin tong video na to, magsha-shoutout muna tayo at babasahin natin ang inyong mga komento doon sa last na in-upload natin, yung sleep paralysis. Ano ba ang mga naranasan ninyo, no? Pwede nyo ba ikwento sa akin yan? At babasahin natin yung inyong mga naging komento. So shoutout muna kay James Foronda II. Yan. Shoutout idol sa next video. Yan. Yes, naranasan ko na ito, pero sa aking kaalaman, isa itong pahiwatig na ikaw ay binabangungot. Ang aking naging karanasan, actually dun nga sinabi na nga sa video, no, na malayo ang sleep paralysis doon sa bangungot. Kasi yung bangungot, may kinalaman nga yan sa, hindi sa kaisipan, eh, hindi yung tipong nananaginip ka, no. Yung parang, yung lapay mo, yung tawag dito, yung pancreas mo, nagaano siya, may nangyayari sa kanyang hindi maganda. Kaya yun ang mangyayari. Talaga hindi ka na magigising nun. Ang aking naging karanasan ay ang aking panaginip ay nananaginip din. So double dream, no? Una ay napanaginipan ko na bumaba ako at kumuha ng tubig sa ref at pagsara ko ng pinto, may nakita akong isang imahe at saka ako nagising, ngunit ito pala ay nananaginip. Yung panaginip ko, same nang nangyari, bumaba ako para kumuha ng tubig, pagsarado ko ng pinto ng ref, ay may nakita ako ng isang imahe sa likod ng pinto ng ref. Dito ko na napagtanto na panaginip, ngunit di ko maigalaw ang buo kong katawan. Pag binaling mo ang ulo mo sa kaliwat kanan, parang ang sakit sa leeg, saka ako nanalangin sa Panginoon. Posibleng panaginip nga talaga yung nangyari sa iyo, utol, no? So salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Shoutout din kay Christopher Padura. Yan. Ayon sa obserbasyon ko, kung bakit nangyayari yan sa tao ay dahil sa heart malfunction. Wala naman nabanggit na ganun yung mga eksperto, no? Mas lalo na kapag busog ka pa at natulog. Yun naman dyan. Posible magkaroon ka ng bangungot dyan pag busog ka at natulog dahil dun sa pancreas mo nga. Kapag nakahiga ka, mas lalo tihaya ay naiipit ng ibang organ, ang heart, at unti-unting pababagali ng tibok ng puso at na nag-distribute ng dugo sa buong katawan at pati utak, na nagpapatigil ng command sa katawan at nagtitrigger sa utak ng kakaibang negative sa isipan. Well, hindi naman ganyan yung pagpapaliwanag ng mga eksperto. Pero shoutout pa rin sa iyo, Christopher Padura. At shoutout din another Christopher Alejandro. Hi po idol, Shobal, ang ganda talagang pampalipas oras yung mga reaction videos mo. Since naka WFH ako every hour. Ano yung ibig sabihin ng WFH? Wala ko alam sa mga ganyan, eh, no? Ako every hour talaga nag-check ako kung may bago, and yun nga. Anto? Salute po and God bless you and your channel. Naniniwala ako na mas lalaki at dadami pa ang subscribers mo. Sana ma-shoutout nyo ako. Christian Fernandez from Santa Ana, Manila. Matsala, yan. Shoutout Christian Fernandez. Alright?
So shoutout kay Ogi Esguera. Yan, shoutout Lord Shobal. Yes, naranasan ko na rin yan. At sabi ng nanay ko, kapag naranasan mo daw yan, magdasal ka lang ng ama namin. Sabi niyang ganun. Medyo mahaba yung mga comment nyo ah. Pero salamat sa inyo, no? Dapat daw matapos mo yon. Tapos kapag hindi pa rin daw nawawala, aba Ginoong Maria naman. Sabi niyang ganun. So salamat sa iyo, Ogi Esguera. DYD kan last boss Shobal D, lagi ko pinapanood mga reaction video mo, pa shoutout sir. Tsaka next topic po sana yung mga taong may superhuman powers. Keep safe sir, pa shoutout Ading Pizarro. Yan. Shoutout din kay Sweet Mind, naka-experience na rin po ako ng ganyan. Maraming beses na natutulog ako ng mag-isa sa kwarto ko pero gising ang diwa ko. Yun nga yun, sleep paralysis, no? Sa panaginip ko, unti-unti ako bumabangon na nauupo. Pero nakita ko yung katawan ko natulog pa rin. Uy, naglakbay. Shoutout naman kay Nel Anyosa. Yon, magandang gabi Sir Shobal D. Palagi nangyayari to sa akin. Ang diskarte lang dyan, huwag kang magpapanik at magdasal. Pero ang hirap magpanik tol, no? Ang hirap na hindi magpanik dahil alam mo na nakakita ka ng mga kakaiba eh. Ang hirap mag hindi magpanik. Shoutout din kay The Best Gaming. Oo, nakaranas rin ako na ma-sleep paralysis. Hindi ka makakahinga at hindi ka makapagsalita ng malakas. Tapos parang may nakatali sa'yo kasi ang higpit ng pagkakatali sa'yo. Tapos merong anino na dumadaan. Shoutout din kay Sad Boy and shoutout. At shoutout din kay Armando Adriano. Shoutout din kay Judith May. Shoutout kay Ederson Ramirez. Shoutout kay Romsky Vlog. Ako nakaranas Lords, hindi ko maipaliwanag. Una, kasama ko ang ating Panginoong Jesus habang kami naglalakad ba? Medyo may kahabaan yung ano mo, yung comment mo. Pero sige, babasahin ko yan mga maya kapatid. Salamat sa inyo lahat na mga nagko-comment mga tol. Maraming salamat sa inyo. At sana sa mga susunod pa natin mga reaction videos, ay makasama ko pa rin kayo. Pwede kayong mag-comment ng suggestion nyo. Pwede kayong mag-request ng gusto nyong bigyan natin ng reaction video. Alright? So, wag na natin patagalin pa to dahil medyo mahaba na yung video natin. At hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out!